Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at kaibigan. You are watching Jimmy Aris Talk TV and welcome to another episode of Sagot sa iyong Katanungan, aking mga kabayan. Atin pong sagutin ang mga frequently asked questions ninyo regarding travel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, welcome. And at the same time, gayon din po sa ating mga bagong viewers na for the first time ay nakapanood po ng ating channel, iniimbitahan ko po kayo na to please subscribe to my channel so that you'll always get updated po kung ano ang ating mga updates regarding travel guidelines, protocols, gayon din po sa mga travel, kumaga mga information or current events. So with that mga kabayan, alamin na po natin ano po ba yung mga frequently asked questions ninyo at ng ating mga kabayan na iniwan ninyo sa aking comment boxes. Mula kay James Wilson Cecilio, sabi niya, hello po, dito po ba sa Bahrain, ganun pa rin po ba ang rules or protocol? Thank you po. Yes, so far, similar na ito doon sa nagbagong protocol natin wherein ang fully vaccinated na 18 years old pa above according po sa ating IATF Resolution 168 na lahat ng 18 years old above na fully vaccinated at gayon din may at least one booster shot ay maaari na po umuwi na hindi nagko-COVID-19 test or exempted na po sa ating COVID-19 test kasama na po dyan ang 12 years old to 17 years old na mga minor na fully vaccinated at yung pangatlo naman po, anyone below 12 years old ay kumbaga exempted na po sa pre-departure test. Ayan. And then, ganun din po mga kabayan at sinasabi po natin na kung sakasakali naman kayo ay fully vaccinated, ngunit wala kayong booster dose, so maaari pa rin kayo syempre umuwi sa Pilipinas, you can still go home directly sa bahay ninyo, magpasundo sa airport, pero kinakailangan nyo po na mag-provide ng pre-departure COVID test, either RT-PCR test or kung hindi naman po kaya ay yung rapid antigen test. So, yun po, it's either or po. And again, may mga time po yan ha, time duration. So, number one, yung ating RT-PCR test dapat taken within 48 hours before your flight. Ang rapid antigen naman po ay taken within 24 hours before your flight. At syempre, kapag nag-register po kayo sa One Health Pass, na pwede na po kasi, since kayo ay fully vaccinated kung without booster, hintayin nyo yung resulta bago kayo mag-register sa One Health Pass. Ganyan. So mga usually po, baka within 24 hours before your flight, nandiyan na po yung resulta. Sa mga fully vaccinated with at least one dose of booster, open naman po ang One Health Pass within 48 hours before your flight. So anytime, bago po ang inyong flight or bago kayo pumunta sa airport, pwede na po kayo mag-register sa One Health Pass. Hindi kailangan saktong 48 hours, pwede pong within hanggang bago po kayo pumunta sa check-in airport. Ayan. So, and then from Kings Buhawe, sabi niya, thank you po Ma'am Jamie. Paano naman po ang kagaya sa akin? One and two dose kasi yung schedule ko sa booster. Shot is a day ng flight ko sa Pilipinas. Ano po ang dapat kong gawin? So, ganito, when it comes to booster shot, hindi siya katulad ng primary. Ibig sabihin, sa primary kasi you need to wait until 14 days. After 14 days, dun ka palang masasabi na fully vaccinated. Sa booster, walang waiting time. So basta may booster ka, kumbaga importante ay meron ka. Ngayon, ang kailangan, kapag meron ka, kumbaga effective na agad yon. Pero, syempre, ang kailangan mong hingin dun sa magpapaboosteran mo ay hingi ka ng certificate immediately. Kasi sabihin mo, I need to upload this sa One Health Pass. Kung sabi mo, the day before your flight, yung booster mo, sabihin mo na sana agad doon sa hospital kung saan ka nakaschedule magpa-booster na you will need the certificate of facts. Yung booster mo ay immediately. Kasi kailangan mo kapag nag-register ka sa One Health Pass, maia-upload mo yon para makonsider ka na may booster. Maraming salamat James Wilson Cecilio at Kings Buhawe. Mula naman kay Marivic.
Villaru, sabi niya, hi ma'am, need pa po ba ng PCR test sa Cebu Pacific from Hong Kong to Manila? June 8 po ang flight ko. Thank you po ma'am, complete vaccine na po ako. So when you say complete vaccine, ikaw ba ay may booster na? If you mean may booster ka na, pag sinabi mong complete vaccine, then hindi ka na nila hahihingan ng pre-departure COVID-19 test. Pero kung ang ibig sabihin mo sa complete vaccine mo ay yung primary pa lang, yung first two doses yan, kung hindi Johnson & Johnson, then hihingan ka pa nila ng pre-departure COVID-19 test. Mula naman kay Batangkol, ako. Sabi niya, hello Miss Jamie, ma'am. Uuwi po ako this June 20. Totoo po bang talaga na di na hinahanapan ng PCR test at swab test? Fully vaccinated lang po ako. Walang booster. Okay, Batangkol ako. Kung wala kang booster, huwag kang mag-alala. Makakauwi ka pa rin. Pero, hahanapan ka ng RT-PCR test kasi wala kang booster. Ang mga hindi lang hinahanapan ay yung mga fully vaccinated na may at least one shot ng booster. Marami na tayong mga kabayan. Marami na tayong mga subscribers na nag-message na sa akin na ngayon ay nasa Pilipinas na at hindi naman sila hinanapan ng RT-PCR test kasi may booster sila. Pero katulad mo, fully vaccinated na walang booster, kailangan pa rin ikaw sumunod doon sa COVID-19 testing na pre-departure na at least. Okay, kung RT-PCR testan within 48 hours before your flight at kung sakasakali naman, ikaw ay kumbaga a rapid antigen ang kukunin mo within 24 hours before your flight. Yan. Have a pleasant flight, Batangkol ako. From Husband May, sabi niya, hi, good evening po Ma'am Jamie. Musta po kayo? Ask ko lang po kung second dose lang po ako. Ano po need na requirement sa pag-uwi? Qatar Airways flight June 27 po from Jeddah Airport. So same, Husband May, katulad ng sinabi ko kay Batangkol ako, since ika-second mo pa lang yung dose mo, make sure ha, kung June 27, ibig sabihin ba nakalipas na yung 14 days after your second dose, then you will be considered fully vaccinated. Makaka-uwi ka ng Pilipinas, pagdating mo dito, kinakailangan mo mag-dumiretso sa bahay at mag-home quarantine ng 7 araw. Pero bago ka lumipad, may pre-departure COVID-19 test ka na either RT-PCR test or kung hindi naman ay rapid antigen test. Again, katulad ng sinabi ko kay Batangkol ako, within 48 hours ang RT-PCR test, you have to take it before your departure, and before your departure too, kung rapid antigen naman yan, within 24 hours before your flight. Yan. Marivic Villarus, Batangkol ako, Husband May, maraming salamat and may God bless you. Eto, mula naman kay Daisy Prudencio, ma'am, how about if connecting? Ano pong ilalagay, yung bansa po ba na pinanggalingan o yung bansa kung saan lilipad papuntang Pilipinas? That's a great question. Daisy, sige, let me share this to you. And to everyone else na pauwi, just in case medyo nako-confuse kayo kasi medyo maraming mga kabayan o travelers na medyo confused about this. So, ang ilalagay mo sa mga countries traveled to I worked for, saan ka bumisita in the last 30 days at kung nag-transit ka for that certain flight. Yan. So yan lang yung mga bansang ilalagay mo. Mula naman kay Chinitang Bula, Kenya, ma'am, paano po kapag may connecting flight? Okay lang po ba na isa lang ang QR code na na-receive? Okay, ganito, explain natin. So upon registration, balikan natin, ang marireceive din nyo ay isang barcode. So itong kulay dilaw, kapag sa mismong screen ng mobile phone ninyo, yan po ang makikita ninyo or sa laptop, screenshot nyo na po. At magkakaroon po kayo ng email confirmation na kopya nitong barcode. Ang pangalawa naman po, yan ang tinatawag na QR code. Ito po, wala na kayong ibang gagawin, wala na kayong ibang i-request, yan po ipapadala po sa inyo automatically ng One Health Pass several hours after ka nag-register or few hours bago ka lumipad. Meron pong ilang mga
kabayan natin na sometimes hindi nila agad-agad nare-receive ang QR code. Nare-receive nila ito pag may layover country ka, buksan mo pa rin yung cellphone mo, baka doon mo pa lang siya ma-receive kasi tinitingnan nila yan eh bago ipadala. So sometimes it takes time. Yung iba napapadala na sa bahay pa lang bago pumunta ng airport, yung iba na sa airport na, yung iba nakalipad na sa layover country na nila nakita, at yung iba sa Pilipinas na. So ang pinakamaganda is just you check it. Pero ito pong paalala, huwag po kayo mag-alala kung sakasakaling walang QR code, yung pangalawa natin. So ito ang barcode. Yung next naman po, yun ang ating QR code. Yung QR code po, kung sakaling wala kayo, sapat na po ang barcode. Yung QR code, kung makikita nyo, qualified for express lane. So based sa mga qualifications na pinakita mo, kumbaga, hindi na nila, kumbaga meron na silang criteria na pumasa ka po doon na pwede ka sa express lanes. Kaya po, meron ka nun. Yung iba, maaring hindi napapadalhan po, maaring may gusto pong i-manually check ang BOQ sa inyo, kung sa inyong dokumento. That is why kinakailangan pumila po kayo doon sa manual validation. Pero again, kumbaga po, hindi po required yan. Optional lang po yan. Kung sakasakaling sa tingin nila, qualified po kayo sa for express lane, papadalan kayo. Kung hindi, makakauwi pa rin po kayo kasi may barcode na po kayo. Karagdagan mula naman kay Ranella. Besa, sabi niya, good PM ma'am. Matagal po ba sila mag-update ng confirmation? Ganito. Kung barcode, Ranella, yung barcode upon clicking submit, it will just take few seconds unless may system challenge ang 1.5 pass, and then you will see the barcode already on your screen. And then after that, after like less than a minute or couple of minutes, marireceive mo na sa email address mo yung iyong barcode copy. Now, ang QR code, katulad na banggit ko kanina, hindi kasing bilis. It will take several hours after ka nag-register, and at the same time, it might not be on the same day, lalo na kung within 48 hours, sa 48 hours ka or 36 hours ka nag-register, hindi mo agad marireceive yan. Usually, marireceive mo siya mismo araw ng flight mo, few hours bago ka lumipad. Yan. And like what I've shared earlier, sometimes yung iba mas delayed. Pero huwag mag-alala, hindi naman yan required para umuwi ka or makasakay ka ng, kumbaga, ng aeroplano. Yung barcode enough na para makasakay at makauwi ka ng Pilipinas. Sa express lane lang naman yan kasi may manual at may express lane. So kung wala kang QR code, pila sa manual lane. Mabilis naman daw, sabi po ng maraming kabayan natin na nakauwi na. Salamat, Chinita Bulacanya at Ranella Best. Mula kay Beverly Memana, sabi niya, hello po Ma'am Jamie, paano po kung ang Gmail ko is name ng anak ko, ginamit ko, pero sa akin ang Gmail, wala po bang problema ma'am? Uwi po kasi sa June 10 flight ko po. Thank you po ma'am kung masagot mo ang tanong ko na ito. Hi Beverly, kamusta na? So tama ba ang pagkakaintindi mo? Sabi mo, ayan, kung ang Gmail ko is name ng anak ko ang ginamit ko, pero sa akin po ang Gmail. So ibig sabihin na yung Gmail address mo is parang pangalan lang ng anak mo, right? But it's yours. So okay naman yun, walang problema. Kasi kumbaga ginamit po naman yun and it is yours. At the same time din, kung sakasakali yung anak mo or tatravel ba yung anak mo sa'yo at ginamit mo yung Gmail mo para sa anak mo, okay din yun kasi parent or guardian ka naman. So either of the scenario, pwede naman yon. Basta may access ka, mabubuksan mo, and at the same time, masi-check mo doon yung email confirmation, lalo na kasi doon ipapadala ang QR code. So, ingat ka sa iyong flight ngayong coming June 10. Eto, mula kay Conrad Mores. Sabi niya, hello madam, pwede ba agad mag-fill up? Agad ng maaga. Sa June 20 pa ang vacation ko. Salamat po, good evening. Within 48 hours lang ang allowed. So, ibig sabihin yung window na magbubukas ang 1.5 pass pa. So, to anyone who will be registering early, like for today. Today is June 6, right? So, ang bukas na window ng 1.5 pass ay kahit sino mang lilipad ng June 8. Sino mang mag-re-register, for example, June 10, kasi June 6 lang ngayon, magkakaroon ng error, magkakaroon ng kulay pula, at dun sa ilalim ng 1.5 pass, sasabihin sa inyo,
You may only register 48 hours before your flight. Please just come back and register again. So similar, ganun po yung magiging mensahe po ng One Health Pass. So, kung June 20 ka, June 18, pwede ka na mag-register. Again, based the time ha, June 20, di ba, ang lipad mo. So, tingnan mo lang yung arrival date. Kasi alam mo naman, Philippine time ang One Health Pass. So, I'm not sure what country ka. So, basta maari siguro sa'yo kung ikaw ay nasa USA within 48 hours before ng, ayan, ay, hindi, pwede naman within, kasi titingnan nga pala nila yung iyong departure. So, that's fine. Within 48 hours before your flight, kasi binago na nila yan. Kumbaga, recently. Nitong May din, kasi nagkaroon ng challenge then. So, that will be fine. So, for Conrad Morez, sabi niya, hello, madam. Pwede ba agad mag-fill up ng maaga sa June 20 ang vacation ko? Salamat po. Good evening. So, within 48 hours, usually ang open window ng One Health Pass when it comes to your flight. So, yun. Kapag mas maaga, magkaka-receive ka ng error na kulay pula sa ilalim, masasabihin nila o ng One Health Pass na you can only register within 48 hours before your flight. Please come back and register again. So, yun. Kung June 20 ka, then at least June 18, pwede na yan. Or June 19, pwede na yon. Salamat, Conrad. Mula naman kay Romel Catanes, sabi niya, good day, ma'am. Yung dito kaya sa UAE, yung Emirates Airline, na-inform na din kaya sila na walang PCR test pag may booster shot, pauwi kasi ako, ma'am, sa June 12. Salamat po. So far naman, ang Emirates, chinek ko rin naman, okay naman yung website nila, mukhang updated at walang nagre-reklamo sa mga subscribers natin na hindi sila napalipad. So far, so good, Romel. So, have a great flight sa iyong pag-uwi sa June 12. Pa, Independence Day natin yan. And then, yan. Maraming salamat, Conrad Morez at Romel Catane. Mula kay Travel Mommy, sabi niya kailangan pa po ba ng health insurance bago makaboard ng plane pa uwi ng Pilipinas? Ayan, so ang great news, Travel Mommy, kung ikaw ay non-OFW, hindi mo na kinakailangan. Kasi at kahit sa foreign national, tinanggal na rin ang requirement ng travel insurance in entering the Philippines. So, highly recommended, but it's not required. So, yan. At least, less na ang gastos, less na rin yung problem pag-uwi sa Pilipinas. Now, Erwin Domingo, Madam, paano po yung may layover? Kailangan din po ba mag-negative test sa layover place? It's a great question, Erwin. Depende yan sa layover place mo. Saan ba ang bansa kung saan ka magla-layover? Madalas, pero syempre, kailangan siguraduhin pa rin. Generic lang sasabihin ko sa'yo, madalas, napansin ko, kasi low level na ang COVID-19 around the world, madalas ngayon hindi na nagre-require ng RT-PCR test ang mga kumbaga countries na dati nagre-require ng RT-PCR test. At tinitingnan na lang nila kung meron ka ng kompletong requirements papunta sa final destination mo, which will be the Philippines. Yan. Pero pakisiguro lang doon sa list ng mga requirements na ibibigay sa iyo ng inyong airlines para lang sure tayo na meron. At kung ano, you can also mention it para at least ma-check natin. Yan. So maraming salamat, Travel Mommy at Erwin Domingo. Mula naman kay Zarina Mico Lopez, sabi niya, Miss Jamie, flight ko na itong June 7, na-register ako, kaso pabalik-balik ako sa date of departure and arrival. Di po kasi ako makaproceed sa next step. Please help. Thanks and God bless. Okay, hi Zarina, kamusta ka na? Actually, marami. Minsan, ang medyo nalilito, lalo na kung may layover flight. Kasi yung may mga direct flight, madali na eh. Pero kung kayo ay may layover, naku, ano ba nga, departure saan? Sa port of origin ko o doon sa layover country ko. So, eto. Binigyan ko kayo or ginawan ko kayo ng summary. Yan. So, if you will be flying, eto po, number one, yung page one, One Health Pass, page one, departure to the Philippines. Anong ilalagay dito? Ito po yung date of your departure from the airport of origin. Kung saan ka lilipad na airport, yung date
ng lumipad ka, for example, from the USA or from the Middle East yung ilalagay mo. And then arrival to the Philippines ay yung actual date ng arrival mo sa Pilipinas International Airport natin, ha? Hindi yung sa, kumbaga, yung sa domestic. Yung mismong arrival mo sa international airport natin sa Pilipinas from an international flight. Number 3, port of exit, a One Health Pass page 2 na po ito. Now, ito yun naman yung country of the airport of your origin. Halimbawa, galing ka sa USA, doon ka nagtatrabaho, USA ang ilalagay mo. Tapos kung Middle East ka, anong bansa doon sa Middle East? So, yun po yung port of exit na tinatawag. And then, ito na. Marami rin nagtataka dito, Miss Jamie, kung port of exit ang tinanong sa akin, tapos tinanong ano ang airport sa Pilipinas, yung pangatlong tanong is flight number. Flight number ng ano? So, eto, flight number ng kung may direct flight ka from your point of origin and exit, isa lang naman yan. So, usually pipili ka na lang doon sa drop-down menu. At yung pangalawa naman is kung may layover ka. Kung may layover ka, the flight from your layover country to any airport in the Philippines na schedule ka, for example, Clark, NAIA, MCIA, so Davao. So, yun ang ilalagay mo. So, pipili ka, for example, natin layover mo, Qatar, Qatar Airways. Yun. So, from, halimbawa, United Kingdom to Doha. Diba? So, ang magiging port of exit, United Kingdom. Tapos, merong flight from United Kingdom to Doha. Doha to the Philippines. Anong ilalagay mong flight number? Yung flight number mo, for example, from Doha to the Philippines. Example lang po, a QR924. So, yun po ang ilagay po natin. Now, meron isang instance kahapon, meron akong kachat natin na subscriber, nag-message siya, Ms. Jamie. Nagkataon, yung airlines niya po, hindi nagbigay. Usually, andun yung option eh. Lahat ng flight papuntang Pilipinas mula sa bansang yan, usually nandun yan. Maari yung sa kanya, bago yung flight niya, kasi ganun po sa airlines eh. Sometimes, pag may bagong oras ng flight, syempre, bago din ang number ng flight niyan. So, maari noong in-update ang One Health Pass para sa flight, para dun sa kanyang, kumbaga, airlines, kung ano yung nakalagay sa One Health Pass, yun lang yung numero. Pero kung bago yung kanyang flight, so maaring wala doon. Halimbawa, sa Singapore Airlines, so nagkataon wala doon yung kanyang flight. So ang biniling ko na lang sa kanya, kasi talagang ginawa na namin yung dalawang option, yung Singapore Airlines and pagkatapos yung other airlines, still it's not working. And he really needs an One Health Pass and he needs to fly home. So ang biling ko na lang sa kanya is to check each flight, alin doon yung merong Singapore to the Philippines. And pili na lang siya ng isa doon. And then pagdating niya for validation, i-explain at ibigay ang correct flight doon sa mga BOQ personnel na nag-validate and tell them, ginawa na talaga yung lahat para ma-check yung flight niya, pero wala doon yung flight niya. Kaya pumili siya ng same, kumbaga yung flight na Singapore to the Philippines. Yan. So ganun po mga kabayan, in case lang po. Rare. So far, first time ko naka-encounter na wala yung flight mismo ng kumbaga kabayan natin doon sa listahan. So kung sakaling mangyari, pwede nyo rin pong gawin yun. Pero madalas naman nandun. Mula kay Butchi Gaming, sabi niya, ma, malaking tulong po itong video niyo. Salamat po. Walang anuman, Butchi Gaming. Ask ko lang po, may stopover kasi ako. Anong ilalagay ko doon? Dubai, Riyadh, 2 hours to the Philippines, anong ilalagay ko dun sa bansang pinanggalingan o yung sinabi na point of origin? Ayan, great question. So, again, doon sa departure to the Philippines, date of departure mo from the airport of your origin, and then arrival to the Philippines, date naman of your actual arrival in the Philippines, pareho to sa first page. Dun sa second page naman, eto, yung port of exit mo, ang bansa kung saan ka originally nang galing. Yun ang ilalagay mo. Pero ang flight number mo, sinasabi mo nga, Dubai to Riyadh, 2 hours to the Philippines. So ang ilalagay mo doon na point of origin is yung Dubai ka ba galing? Tama ba? So kung Dubai ka galing, then United Arab Emirates. Kung doon ka nang galing, ha? Tama ba ako? Ang iyong magiging, kumbaga,
Stopover ay sa Riyadh. Tama ba? Kasi madalas from Riyadh. Sa Dubai sila nagle-layover unless it's a Saudi Arabian, kumbaga, airlines ang sasakyan mo. So kung saan ka pinakananggaling, yun ang iyong airport of origin. Ayan. Flight number, remember ha, yung sinabi ko, kung may layover ka, ang ilalagay mong flight is yung layover country, flight mo hanggang Pilipinas. So, salamat, Butcha Gaming. Mula kay Annalyn Yapitan, sabi niya, ma'am, update naman po sa Riyadh. Fully vaccine po ako at my first booster na Saudi Airlines po dito sa Riyadh po, ma'am. Okay, everyone from Saudi Arabia, kamusta po kayo? So, ganito mga kabayan ha. Ayan, as check po today. Ganito po mga kabayan, as check po today. Mula po sa Saudi Airlines, hindi pa rin updated ang kanilang website. Ito po yung para sa Pilipinas. Kasi kung makikita nyo po dito, nilagay nila negative RT-PCR test taken within 48 hours prior to departure from the country of origin will be required. Hindi nila nalagay yung exempted. So parang ang nangyayari, yung mga exempted required. So eto, tingnan nyo po yung sa foreign national. Yung sa foreign national, tama eh. Kasi nakalagay dito, same na same po ah, negative RT-PCR test taken within 48 hours prior to departure from the country of origin will be required exempted from the spread departure testing requirement are the following. So, yun pong isang sentence na yun mga kabayan sa mula natin sa Saudi at mga sasakay sa Saudi Airlines or Saudi Airlines, ayan po yung naging challenge. Kasi pagdating dito, balik ko lang po ah, pagdating dito, nakita nyo na wala yung sentence. So, ang maaring nangyari dyan ay typographical na nabura yung pinaka-importante pa naman na kumbaga sentence which is yung exempted, di ba? From this, yan sinabi po, exempted from this pre-departure testing requirement. Marami na po ang mga kumbaga nag-raise ng concern. I raised this up also sa ating government entity. So, masaya naman po in some natutuwa naman po ako in some ways po ay ginagawa nila po ng action. I mean, fino-forward po nila doon sa department na kung sino po yung concern. Kailang it's taking time po kasi yung departamento na pinagpasahan ko po, hindi po sila yung department na kailangan mag-address po noon. So, pinasa pa nila sa isang department then. So, hoping they will action it upon arrival. Nagkataon po na weekend and pinadala ko po yun before mag-weekend. So, hindi po agad nila nabasa. Pero, tingnan po natin mga kabayan, hoping magkaroon po tayo ng, kumbaga, ng sagot very soon. Now, anong gagawin ninyo? Kasi palipad na po kayo ng Pilipinas at Saudi or Airlines po kayo. So, ang pwede nyo pong gawin mga kabayan, is ganito. Una, tawagan nyo po yung airlines itself at just to confirm. And then tell them, may bago na pong procedure ang Philippines. Will they still be asking from you ng RT-PCR test? Merong mga kabayan, nabasa ko din yung message nila na sabi nila, Miss Jamie, tinawagan namin. Sabi, oo daw. Ngayon, meron din nag-message sa akin na sinabi na kabayan na siya ay Saudi Airlines. Nung tinanong siya, sinabi niya na yun nga, kumbaga may One Health Pass siya. And then, i-discuss, sinabi niya na, you know, exempted naman ako kasi may fully vaccinated with booster. At nagkataon na pinayagan siya. So, yun mga kabayan. So, una, tawagan ninyo para sure na rin kayo kasi mahal ang COVID-19 testing sa mismong airport, hindi po ba? So, mas maganda kung sakasakaling ganun talaga yung protocol nila, which is not really right kasi nga po ay mandatory kapag kayo ay fully vaccinated with booster, hindi nyo na kinakailangan dapat magpa-RT-PCR test. Pero, syempre, anong gagawin natin at this point in time, hindi pa nila binabago. So, sabi nga po, it's either you try to assert yourself, pero maganda tumawag na rin po kaya para sure tayo mga kabayan. Nang sa ganun ay hindi kayo ma'am problema and hoping ina-address po ito from the Saudi consulate natin. At the same time, yung mga sangay ng gobyerno na kumaga po, in charge din po para ipaalam sa mga airlines at airports about this. So again, maari pong naging challenge is ito, foreign national updated, hindi updated sa Filipino. Mga kabayan, ingat po kayo, Annalyn, sa inyong pag-uwi. So again, please check
para at least assure kayo pag-uwi ninyo, okay? Mula kay Cheryl, Nosa, what if I tested positive for COVID like 1 month before my flight? Ano po ang protocol? So Cheryl, for the meantime, halimbawa lilipad ka na ulit after 1 month, follow ka lang muna, fully vaccinated ka ba? Okay? At may booster ka ba? Ngayon, just make sure meron kang medical, ha? Certificate of clearance to fly from your doctor. So that at least, kapag nag-negative, kung fully vaccinated ka with booster naman, then hindi mo na kinakailangan mag-RT-PCR or pre-departure test. At clear ka naman sa doctor mo. So that's good and fine. Pero kung fully vaccinated ka na walang booster, then you have to take a COVID-19 test at looking for negative ang result. Pag nag-positive ang result, please take a look at my protocols, yung diniscuss ko at sinabi ko doon yung tatlong requirements na kinakailangan mo kung sakasakaling kaka-positive mo pa lang at sa COVID-19 test ay nag-positive ka pero may clearance ka naman na you're good to travel. So may tatlong dokumento na kailangan kang i-present. Okay? Hoping hindi ka mag-positive ulit. Pero it's good that you're asking para you can be prepared. Mula kay Lorna Wang. Sabi niya, hello po ma'am. Ask ko lang po, may quarantine pa ba sa hotel? Ang fully vaccinated na walang booster po. Thank you sa reply. Wala na Lorna, huwag kang mag-alala. Kung fully vaccinated ka, walang booster, magpapresent ka lang ng COVID-19 test bago ka lumipad or pre-departure. Pero pag uwi mo sa Pilipinas, diretso na sa bahay, pwede ka na magpasundo sa pamilya. Quarantine lang sa bahay ng 7 days pero hindi na sa hotel. So, ingat and have a pleasant flight. Mula kay Agnes Gina, sabi niya, Miss Jamie, tanong ko lang, yung passport ko po, gamit ko yung single pa ako, yung nagpa-vaccine ako, gamit ko yung married ako. Paano po ba yung iba ang last name? So, ganito na lang. Basta ang One Health Pass kasi, kinakailangan yung pinakabagong passport mo, yun ang gagamitin mo. Dalin mo lang yung old passport, ipakita mo lang sa kanila kapag vinalidate, and that will be okay naman. Sa marami tayong kabayan na ganyan yung situation. From Mark Santero, Miss Jamie, paano kung 4 months validity ng passport pa uwi ng Pilipinas, layover ng Singapore? Kung ikaw ay Philippine national and Philippine passport holder, walang problema. Kahit 4 months validity ang passport mo pag-uwi. Pero make sure, kapag uwi mo sa Pilipinas, magpa-schedule ka. Actually ngayon, pwede ka na maghanap ng schedule sa DFA for the renewal of your passport kasi hindi ka makakaalis ulit out of the Philippines, pabalik naman dyan sa bansa kung saan ka nagtatrabaho kapag less than 6 months ang iyong pasaporte. So, schedule ka na. Parang ako, bago ako umuwi noon sa Pilipinas, nagpa-schedule na ako, hanap na agad ako ng schedule ng pasaporte ko. Nang sa gayon ay, kasi alam ko, minsan, alam mo, months, ang dami-dami nang nakapila. So, yun, may schedule na agad ako. Pag uwi ko, yun, nakakuha ko ng pasaporte. Nagtaka nga yung sa company ko, oh, may pasaporte ka na agad. Akala nila, hindi ko pa naasikaso. Eh, sabi ko, oh, di ba sabi nila, daig na maagap ang masikap. Yan. So, yan, napaka-importante po yon. Then, Guadalupe Marquez, sabi niya, good morning po from New York, Ma'am Jamie. May quarantine po ba ang balikbayan like me pagdating dyan sa bahay namin? Yes. So, kung fully vaccinated ka with booster or without booster, 7 days home quarantine naman, meron kayo. Ayan. And then, kay Angie Kizon, hello, ask ko lang po, ma'am, need pa po ba ng QR code sa One Health Pass kapag pagbalik sa abroad, hindi na? Ang One Health Pass, pag-enter lang yan ng Pilipinas. And then you're good. Ayan. Maraming salamat, Agnes, Mark, Guadalupe, at Angie. Okay, so, bago po tayo magtapos mga kabayan, isang great news at balita mula sa isang subscriber po natin from Marisa Dionela. Sabi niya, thank you Miss Jamie. Arrived safely in the Philippines last June 3. Hi Miss Jamie, those traveling to the Philippines from the USA, do not worry and don't be stressed with this One Health Pass. It's easy now. Have a barcode and you're good to board. Then just wait in your email for the QR code before you leave the plane for Express Lane. Mabilis lang and you're good to
go. Sometimes late ang dating ng QR code, just keep checking before leaving the plane. Vaccination card and one health pass is very important with your passport. Ayan. So yan na po, galing mismo kay Marisa, kakauwi niya lang po. So i-prepare niyo lang po yung OHP vaccination certificate or card po ninyo, lalo na kung sa US card, madalas po CDC card ang meron kayo, hindi po ba? So prepare nyo lang po at tama naman po siya. Less stress na to compared last May na may three-part process po tayo. So with that mga kabayan, Marisa, maraming salamat sa pag-share mo. Thank you so much. At again, I'll see you in my next video mga kabayan. So muli, saan man po kayong dako ng mundo, taas noo tayo po yung mga Filipino. Sa lahat ng mga lilipad, have a pleasant flight po mga kabayan, at I'll see you in my next video. See you everyone. God bless you.